Dok, segue lang ako dun sa decision na ibaba sa Alert Level 3 yung Metro Manila. Kasi, bagamat nakalagay po dun sa guidelines na pwede nang buksan yung sinihan, may mga nagpahiwatig, particularly si Dok Lechon, concern na bakit daw bubuksan yung sinihan? Eh, ito yung tumatawag na tao, kulang sa ventilation. So, kumbaga, masyado daw high risk kung papayagan yung mga tao na manood. Well, the movie house as it is high risk. Pero pag ginawa mo yung standards na yung safety Or, standards ng yeah. DTI, yung 1 meter apart ang mga tao, naka-face mask, merong air purifiers, may ventilation na i-allow, I think there will be minimization of risk. So yung approach natin ngayon of lowering alert level, hindi po pwede kasing forever naka-lockdown tayo. Magugutom yung mga tao. And this, I think you are seeing what the government is doing. It is trying to balance economy and health. So why are the movie houses being open? Hindi para kumita yung movie houses, yung gumagawa ng film, yung madaming nawalan ng trabaho for 2 years na hindi mga cameraman, na crew ng movie production outfit, they're the ones that lost jobs. Wala silang income, walang project, wala silang income. So by opening the theaters, we will pump prime the economy ng movie industry. Hindi yun yung ano doon, yun yung more important pa basis of why we're slowly opening. And this is risk-based. The moment magkaroon siyempre ng outbreaks in that can be rethought. Pwedeng maayos yan. So ganoon naman ang ating stand ever since. Risk-based na tayo, making sure na safe pero pwedeng maghanap buhay. Doctor, dagdag ko lang dyan. Kanina kasi, no, we understand yung concern ng ilang sektor, lalo po nung ilang doktor na baka nga risky kung gagawin yan. Pero may pinaalala lang isang story ko na yung isang editor namin na ginagawa ang national ID ngayon, yung ibang bakunahan at saka yung iba pang activity sa loob ng mall sa mga sinihan Yes. na level. So, ano daw ang difference naman din daw kung ano, no? Kumbaga may risk talaga, pero kung susundin lang din daw talaga yung apat dapat ano kahit nandun ka sa isang lugar na Right. poor ventilation. So ako, I got my national ID sa isang movie house. Ako din. Nakatako, Ako 1 meter din. apart. Oo. Tapos may mga screen naman yung mga personnel ng Philippine Statistics Authority. So nasunod naman yung minimum public health standard. So kung magbe-behave yung moviegoers at hindi naman magva-violate, I think there will be minimal risk of infection. And the other thing we need to remember is the vaccination rate of NCR is 78.7%. We're almost 80% fully vaccinated, ha, sa NCR. So most likely yung katabi mo dyan sa movie house fully vaccinated Bakunado. na. At hindi sila papapasukin kung hindi sila fully Yes, vaccinated. Ito exactly. pa pala yung isa. Yeah. You have to show your vaccination card and siyempre fully vaccinated lang allowed in those areas. Pero Doc, meron pang isang concern eh. Kasi ang worry ng ibang mga doctor, si Doc Limpin, 'di ba? Sinabi niya na while it is true na bumababa talaga yung COVID cases dito sa Metro Manila, puno pa rin daw yung mga ospital. So ang concern ng ibang mga doktor, eh baka mamaya niluwagan agad natin, nilagay natin sa Alert Level 3, biglang magkahawaan yan, dadami na naman yung mga nasa ospital. May lag naman yan. What happens is if there is infection or outbreaks, there is a lag of about 5 days, 5 or 7 days before people get infected. At saka hindi yan sabay-sabay. That will be parang sequential, sunod-sunod. And makikita natin yan. We will feel that as magkakaroon ng pila sa emergency rooms. As of now, our hospital utilization rate is bumaba na parang 55 or 60%. Alam niyo naman na nagtitrigger tayo to a higher level of alert pag yan ay umabot sa 75%. So ako, ang feeling ko, the health system is opening up. So pwede naman, but we will know. Para yung ano eh, para yung nag-drive ka eh. Kung may speed limit, babagal ka. Kung highway, bibilisan mo. So I think that's really the balancing act. Ang tawag dito, risk-based approach. We are able to take the risks, but we minimize the effects, the bad effects of the health, bad
health effects of opening up the economy. So balancing talaga. Hindi, pwede naman talaga, walang sinihan, walang hanap buhay, wala talagang transmission. Pero mas marami pang magugutom, mas marami pang walang trabaho, malungkot ang Pasko, gano'n.